Good morning, everyone. Ayan. Grabe, sobrang lamig. Walang sikat ng araw. Ano na, 10:20 na. Andun si Auntie, nag-ano siya sa mustard niya. Sa Arin. Yung pants ni Arin, dalawa yung ginagamit niya. Yung stocking naman, isa lang. Pero makapal yung stocking niya. Tapos yung damit sa loob naman niya is tatlo. T-shirt, isang jacket na manipis, isang jacket na makapal. Ma'am! Dito si RJ. Tata! Papa! Grabe yun, sobrang lamig. Ay, grabe. Alam mo yung parang nasa ice ka talaga ba? Dito sa amin, hindi siya nag-i-snow. Pero napakalamig sobra. Ay, nasanti. Inano niya na, binubuhat niya na yung mustard kasi tawag dito. Baka abutan ng ulan. Pag maulanan kasi ito, maano siya, kunwari, pag naulanan na siya, and then, nabasa na ito ng ulan, yan. Tapos, pag buhat mo yan, yung mga buto-buto ng mustard is naiiwan sa lupa. Kaya, kailangan hakutin talaga na sa, hindi pa umuulan, habang hindi pa umuulan. Sa amin, ano lang siya, pag, kunwari, yung mga damo-damo na yan, oh, mag-ano lang yan, magpuputi ba? Nagbangon kanina mo sa yung sa buntag. Makita ni mga sagbot nga ng puti-puti. Kaya mura ka ng ice ba nga ka ng pinupino kay kayo nga ice. Inana. Tingnan, nagaganda ng ganito ng bulaklak. Lalo lumalabas. Kauwi na si Auntie galing paghatid ng apo niya. Hindi ko pinasama si Arin. Sabi ko ako nung maghatid mismo para maano ko rin si RJ. Si RG. Ang RG na akong RG. Gitun sila nga akong RG. Nam na. Oo, nam na. Ngayon medyo okay pa siya. Pero mamaya, iyak na yan. Nagpunta kami doon sa pa-check-up kanina. Doon sa pinakadulo na yun. Malayo-layo yun. Uy, mahaba-habang lakad yung gagawin natin din. Ito naman yung school ni Arin. Pero yung doktor kahapon, yung anak niya din is kaklase din ni Arin. So kahapon, ay kanina nagkita kami dito. Tinawag niya ako pero nung paalit pa dating na. Pero nung parating na ako, nawala din siya. Nauna na pala siyang umalis doon. Sabi niya sa akin kahapon, kung hindi daw gagaling sa RJ, balik daw ako ngayong umaga. So, feeling ko hindi na lang ako babalik dito. Punta lang ako doon sa may palengke diretso para dito kasi hindi niya pwedeng tawag dito ba? Mahirap i-check si RJ yung bibig niya kasi panaiyak si RJ ba? Okay, let's go. Bawin natin kami, guys. Ayan. Wala talagang sikat ng araw. Yung tignan nyo yung lahat ng kahoy, oh. Pinutol na nila yung lahat ng dahon ng sanga-sanga ng kahoy. Ayan. Kasi kapag ka-summer, ano ulit yung mga dahon na yan? Ang cute ng kambing, oh. Dalawa, isa, doon isa. Ginaganito pala nila, oh. Ayan yung parang tawag dito, eh. Daanan ng tubig ba? Lahat yan, ginaganyan na nila. Let's go. Naalala ko dati dito yung school ni Arin, ni Ayman. Tapos dito yung tindahan. Pumunta kami, ipacheck up ko si RJ. Napacheck up ko na siya nung kailan niya, no, isang araw. Tsaka hindi ko alam na yung lalamunan niya pala is may yung parang basta nasamad siya kung sa Bisaya pa na isamad gamay iyang kuan ba niya lingin nga puti sa iyang banda sa may tilaok. So ako siyang idalong sa pa-check up si Arin. Hinatid ko naman siya sa school, so hindi pa naman nagsimula yung klase nila. Pinaalam ko muna sa teacher na dalhin ko muna ulit si Arin kasi umiyak. Ano?
kagabi mainit si RG, nilugnat siya, tapos pa naiiyak ba. So doon ko na napagtanto, tinignan ko kanina umaga ko lang talaga napansin, no, kasi yung gatas niya hindi niya ininom. So nagtaka ako kay RG, kasi lagi naman niya yung naubos yung gatas niya. Kaya tignan ko yung lalamunan niya, at saka hindi rin siya masyadong kumain ng kanin. O, pagtingin ko kanina umaga habang napapakain ako kay Arin. So yun nga, may ano yung lalamunan niya. So diretso na kagad tayo dito. Ito kasi lalakarin lang natin. Ito malayo-layo pero kaya nating lakarin. Pero kung doon sa palengke, kaya man siyang lakarin pero sobrang layo nun. Magsisimula kang maglakad ngayon, mamaya kabang tanghali makarating doon. Pero pag magmotor lang is 5 minutes lang. 5 minutes, 6 minutes, yung ganyan. Kuka. Kuka. Tignan niya dito, ayan, yung view. Si RG, di talaga maganda yung pakiramdam niya. Oh, come here. Tingnan niyo guys. Good morning. Ito yung luto ko kahapon. Diba? Pandikaw ko. Pandikaw ko. And then yung ito kanina. Dahil gusto ng mga bata, namimiss doon nila yung popcorn. Nagluto ako ng popcorn. Ito yung mais na tulbigay pa to ni auntie. Kaya niluto ko na. Ito tira to ng mga bata. Ako yung taga, ano, nang tira ng mga bata. Di sayang itapon, oy. Solve na ang ating pamainit sa buntag, sa kabuntagon. Diba? Ayan, nilagay ko na dyan sa Tupperware. Tapos may tira pang apat. So, tama-tama, hindi pa ako nakatsaa. Kasi inuna ko muna yung mga bata bago ako. So, ayan. Mga dalawa lang siguro yung makain ko. Hindi ko yun din maubos. Hello po, magandang gabi. Di pa tulog si RG. Ayan. Namumula yun dito ko sa lamig. Karga ko na si RG kasi ayaw niya talaga magpalagay ng ano, ng sa baba. Kumbaga, iyak talaga siya ng iyak. Lumabas kami saglit kasi aso. Umawa kasi ako ng apoy sa loob. Sa loob talaga kami gumawa ng apoy. Buksan ko na din yung pinto. Nag-aso-aso pa. Nag-aso-aso pa. Ayan, binuksan ko rin yung pinto. Saan ako gumawa ng apoy? Okay lang yan kahit madumi. Malinisan naman yan. Ang importante, ang mainitan ng kami. Kasi grabe talaga yung lamig, guys. Uy, sobrang lamig. Okay, dito muna kami sa labas. Pahupain muna natin yung usok sa loob. Gising pa naman si na auntie. Hindi pa sila natutulog. So, ayan, wala na nga sumasado sa loob. Kanina kasi nilagyan ko ng tawag dito, eh, nilagyan ko ng papel. Kaya yung umusok tuloy siya na makapal. Kaya dali-dali rin naman akong lumabas sa labas. Binuksan ko yung mga pintuan. Ayan. Nagugas kasi ako ng plato. Si RJ, dala yung magpalagay. O, di. Babahin natin yan. Magbababa, maghugas. Samtang naghugas sa plato, nagbababa tani kay RJ. Okay ra, para mahilom siya, para di siya masikihilak. Naguyug-uyug ang ako. Ang istan mo, naguyug-uyug. Actually, tapos ko na itong sinabunan, guys, ha? So, babanlawan ko na lamang siya. Isa din to sa ano kung bakit hindi muna talaga ako nakapag-upload, guys, no? Kasi
pasensya na ho kayo kasi si RJ grabe ang hirap talaga yung mata ko pagkabata yung nagkasakit no. Ang ano na rin kasi yung parang may ano siya, may tonsil siya tapos sa ilalim ng ano niya tinaok dito ba may puti na bilog and then tawag dito ay yung dila niya rin, yung dila niya rin maraming puti-puti. Tapos yung ano rin niya sa may taas ng gilagid niya ba? Halos napunutan na talaga yung buong bibig niya. Kaya si RG ayaw talaga magpalagay. Ganun siya. Madlock man tanim anak kasi maligid mo kulit ako. Na ano ako baka ma-us-us siya ba? Mahulog. Umusala. Ah, Orgina. Grabe din kasi yung panahon dito, guys. Uy, alam mo, iinit, tapos lalamig, tapos tawag dito. Pag umaga, ano siya, madilim. Tapos pag gabi, pagkatanghali, mga alas dos or alas tres, saka lang siya sisikat yung araw. So, kaya yun dito. Painom ko na rin ang gamot si RG. Ayan. Okay. Ayan, tingnan nyo guys. Oh. Diba nakagawa ng bako doon yung pintuan banda sa may talong na yan. Lahat nakabakod ng ganyan. Dahil hindi nagsakto ito mga bakod na bakal, ang ginawa nila yung bakod na ganun. Safe na safe yung tanim eh, no. Ito, kina-auntie ito. Yan. Yung auntie sa mga kina, yung nagtanim kahapon sa kina-auntie ito. Tapos yung sa kabila na yun, kay auntie naman na yan, ayan. Sa mama ni Jano. So, kahit... kahit mag-isa silang bahay, hati pa rin sila sa taniman. Diba? Pagkatapos lang din ni auntie magtanim niya. Pagkatapos yung taniman, dinidiligan ka agad. So, dito na lang guys. Bukas po ulit. Bye-bye. Night.